sarado na ang paghahain ng kandidatura para sa national at local election. May mga malalaking personalidad na humabol kabilang ang mga Nograles na makikipagtapatan sa mga Duterte sa Davao City. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng Balintanyan, si Ria Fernandez. Ria, anong malalaking inabangan dyan sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy? Sherry, kaabang-abang ang eleksyon sa Davao City sa susunod na taon dahil ang mga Duterte at Nograles sa dating magkaalyado magtatapatan na. Usap-usapan naman hanggang sa huling segundo ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Labanan sa pagkakalkada ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carlo na dating Cabinet Secretary Rene Digong, handa siyang magpagtapatan sa dating Pangulo. This is for the people of Davao. This is for the people to have a choice. This is for the people to have a chance. Ito si Nograles, ang labo. This is for the people of Davao. Ang alin? Ikaw? Panginan mo gagawa mo sa people of Davao? Eh, yung mga Duterte, may mga nagawa na, may ginawa na. Kita mo, unlad-unlad ng Davao. For them to have a choice, choice of what? Good versus bad, ganun? Anong choice? Aling ka dun sa choices? Ikaw ba yung good choice or bad choice or ladies choice? Ano ka dun? Wala kang maano eh. Sir. Sir, usually, para kang si Hani Lacuna. Oo, para kang si Hani Lacuna na ayaw lang kay Isko kasi nga nangako na si Isko na hindi na babalik sa politika. Walang masabi si Hani Lacuna sa mali ni Isko sa Maynila. Wala siyang sinabing ninakaw niya yung ganito, lumala yung ganito, pumangit yung ganito, ganito, ganyan. Wala siyang sinasabing ganun. Bakit? Kasi walang ginawang pangit si Isko nung mayor siya ng Maynila eh. Kaya nga gusto siya ulit ng tao bumalik. Now, Carlo Nograles, magpakita ka ng mga bagay na dapat nilang ayawan sa mga Duterte. Pero wala siyang maibigay. Gusto lang niya magkaroon ng choice yung tao kasi sure win lagi yung mga Duterte eh. Masyado silang laging sure win eh. So, baka naman pwede para may kalaban lang. Ngayon, Nograles, wala ka pa nagawa sa buhay mo. Tapos putya, gusto mo agawin yung Davao sa mga Duterte. Puta, ragis yan. Ang kalaban mo, si PRRD. Namatay na lang yung tatay mo, hindi pa nanalo kay PRRD yan. Tatay mo nga, wala nagawa. Speaker of the House eh. Ikaw pa kayang buwisit ka. Eh, puro naman kayong mga traidor. Kapatid mo, traidor. Ikaw, traidor. Tatay mo, traidor din. So anong choice ang ibinibigay? Anong meron ka na may i-offer na wala sa mga Duterte bukod sa betlog mo? Wala. Wala. Chance, makapili man lang sila. Baka pili man lang sila, putangin na, bakit ko pipiliin yung tuyo kung adobo yung ulam? Parang pinapili mo sa lechon versus lupa. So, kaya ako tumatakbo para lang may pagpipilian sila. Ibig sabihin, Nograles, wala kang gagawin sa gobyerno. Wala kang gagawin sa Davao. O para lang, baka sawa na sila sa Duterte, ako naman. Wala kang ano, wala kang plataforma, ganun. Basta lang gusto mo lang may pagpipilian sila. Tangin na, natulog ka lang sana. Abay, loko-loko ka pala eh. Tangin na eh, una sa lahat, ang pogi ni Basti. Tangin na, wala kang abs. Tsaka, ang pangit ng buhok mo. Pang first honor, nakasalaming ka pa. Kamukha mo si Nobita. Putangin na, itsura pa lang, hindi ka napipiliin ni Carlo. Pangalan mo pa, Carlo.
Tayo na, sino dito ang pipili sa pangalang Carlo versus Sebastian? Puta, pag narinig mo Sebastian, putang ina, malaki yan. Diba? Oh, ikaw, sino sa inyo? Oh, putang ina, Carlo. Uy, crush mo daw si Carlo. Si Carlo, putang ina nun. Review ng review, parang tanga, wala may exam. Aral lang aral, wala summer. Eh, pag ano mo, uy, tinatawag ka na ni Sebastian. Uy, putang ina, si Sebastian, malupit yan. Oh, Sebastian, malupit yan. Putang ina yan, sigurado masarap yan. Pangalan pa lang eh. Talo ka na eh. Tsaka punyeta. Ang kalaban mo si PRRD, naging presidente ng Pilipinas, binoto nga yun ng 16 million. Putang ina yan. Ikaw pa kaya? Loko-loko ka. Pinakamarami mo yung siguro botong nakuha eh, nung nanalo kang congressman. Baka wala pang 200,000 hayop ka. Tapos putang ina, nalabanan mo, naging presidente ng Pilipinas, nagpagawa ng subway. Nagpagawa ng maraming mga kalsada sa buong Pilipinas. Tumalo sa mga NPA. Puta, sinalba ka nung COVID siguro. Kung si Marcos ang presidente nung COVID, baka patay ka na. O, hindi ba? Puta, ina, matindi ka rin, ha? O, matigas ang mukha mo, ha? Pagka-Vice Mayor naman, running mate ni Carlo si Davao City First District Councilor Bernie Alag. Ito si Alag. Ano ba to? May topak ba to? Tangina, sino? Tangina niyan. Apelido mo pa lang eh. Hindi na ibuboto ng ano eh. Ng tao eh. Ang gulo-gulo, Alag. Parang bulol. Sino ba to? Magaling ba to? Oy, Sulay Woman, sumagot ka nga. Oh, Sulay Woman, magaling ba to? Kasi kung magaling to. Ano ba to? May topak ba to? Ang kalaban niya si Baste? Tayo na siguro kukuha lang to ng campaign funds. Ah, traitor din ang pamilya nito. Ah, corrupt na konsehal ito. Talaga ba? Ay, lakas ah. Ang pangit eh. Tinan mo ah. Oh. Oh, sabi nga ni Garski, tinan mo. Duterte. Duterte, di ba? Pagka-campaign. Tangin ang pangit nito. Alag. Alag. Ang pangit. Alag. Alag. Tangin niya, mabubulol kayo dyan. Sagwa. O oh, sige. Kakalabang niya si incumbent. Putang ina, tingnan mo naman yan. Puta, saan ka makakita? Kanina pa umaga na ligo, hapon na, basa pa buhok. Dahil saan ka makakita ng ano, ng kandidato na parang Lego? Yung buhok, parang Lego, putya, hindi gumagalaw. Nakadikit sa anit yan. Tay, buhok pa lang, ulam na. Lalo na pag nakita mo yung braso, o kita mo naman yung braso. Tay na parang ididikit ka sa kisam eh. Pucha, pag ito ang naging jowa mo, pucha, pati kisam eh, mararating mo. Ewan ko lang kung paano niya gagawin yun. Pero ito, pag ganito, nako po. Sabi ko nga sa inyo, pag mga ganyan itsura, sigurado, panalo ka. Pag ito ang naging jowa mo, pucha, hindi mo alam kung saan ka kakapit. Kakapit ka ba sa patalim? Kakapit ka sa matigas? Kakapit ka ba sa madulas? Bahala na. Well, iniisip nyo na naman. Pucha, talagang pag nakikita nyo talaga si Basti, kayo mga babae, mga manyakol talaga kayo eh. Puro babae na naman yung nagko-comment, oh. Oh, pucha, 'di ba? Gusto ng mga chicks 'yan, medyo bad boy. Oh, sige. Ayun na, oh. Sige, ang mga laway nyo.
Oh, sige diretso. Mayor Baste Duterte, naranimate naman ang kanyang ama. Maging... Oh, Tayre, ito na. Si Pulong versus si Ilong. Tayna, papaano ka boboto sa isang tao na putay na hindi sa sarili niyang mukha, wala siyang tiwala, nag-ilong peke. Pucha, ibig sabihin pati ugali niyan peke. Kailangan proud ka kung ano itsura mo. Ako nga inaalok ako ni ano eh, ni Vicky Bello na paputiin ako eh. Sabi ko ayoko. Pinanganak na akong ganito. Tsaka pag pumuti ako, di hindi na nila ako maasar. Oh, kaya ayan, oh, sabi ko hindi na. Hindi ako pauputi kasi gusto ko maging totoo ako sa sarili ko. Ego ako talaga. Ta ito, tinan mo yung ilong, oh. Peke. So ibig sabihin, peke ito, pati puso nito, peke. Putang ina niyan. Tsaka putang ina niyan, pati KOJC, tinulungan tong hinayupak na to. Nilala pa to sa SMNI, putang ina, all praises pa yan kay Pastor Kibuloy noon. Tapos siya nanguna. Para ang king, ang SMNI mo wala ng prangkisa, kapal ng mukha mo, te. Kapatid ni Carlo na si Congresswoman Migs Nograles tatapatan si re-electionist Congressman Paolo Duterte. Ay, nakita mo naman si Paolo. Ay, na, parang aanak ang kanlabing anim. Pucha, mga ganyan mukha. Ay, mga ganyan mukha. Pucha, taon-taon, buntis ka dyan. Oo. Eh, para sa pagiging first district representative ng Davao City, eh handa na ba riyan si Migs? Personally, ako handa na po ako dito after one term as PBA party's representative. Nag-ikot-ikot naman ako, nakita nyo naman, and I'm ready to take on this new role. Samantala, ilang... Kapal na mukha mo. Tayo, parang mananalo ka, ready to take on this new role, ulul. Manalo ka muna, ready ka na, pero yung tao hindi pa ready sa'yo. Matapos maghain ng Certificate of Candidacy ang mga Nograles, umugong ang balibalitang babawiin daw ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kandidatura sa pagka-mayor para tumakbong senador. Sabi ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III, narinig niya rin ang balitang yan. Marami lang balita na nakakarating sa akin na nag-withdraw siya. Baka naman sa ATM lang. Oo, nag-withdraw lang sa ATM. Siyempre punta Maynila lang ang wala siyang pera. Dumaan sa ATM, sabi, withdraw muna ako. Siguro, tangin na mag-withdraw daw. The next lang agad, nag-withdraw na, putsaya. Nag-withdraw ng pera, baka hindi naman kasi malino. Kayo masyado kayong judgmental. Bilang kandidato para mayor, pero hindi ko pa siya may nakakausap mismo. Pero tinabla ito ni dating presidential spokesperson, Attorney Salvador Panelo. Hindi siya magpapayat in the first place. He will remain as candidate for mayorship sa Davao. Nauna na rin sinabi ni Digong na may edad na siya at mahihirapan ng mga kampanya sa national level. Hindi naman nagtataka si dating Senator Laila De Lima sa anyang estilo ng tila pag-uurong sulong ni Duterte sa pagtakbo. Napaka-typical of him, no? Ganyan talaga ang style niya. Nang lilito, nang gugulo, nang loloko. Tanga! Tutangin na nyo, kayo lang naman na nalilito, kayo lang naman na nanggugulo, kayo lang naman na naluloko. Kami, kilala na namin si PRD, alam na namin yung galaw niya. Tainan nyo kasi yung buhay ninyo, dinivote nyo na sa pagbabasa kay PRD. Puta, hindi nyo pa rin siya makuha hanggang ngayon. At hanggang ngayon, pinaglalaruan niya pa rin kayo. Imagine mo, hindi na siya presidente, Leila De Lima. Hindi na siya presidente, puta, hanggang ngayon, pinaglalaruan niya pa rin yung puso mo. Ibang klase talaga mga Duterte, ha? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang pakay niya? Pakay mo. Wala kang pakialam. Puta, hindi ka nga niya asawa eh. Si Hanlet nga hindi nagtatanong sa kanya, ikaw pa. Nang tanungin ng COMELEC kaninang pasado alas 2 ng hapon, wala raw silang natanggap na update tungkol sa pagbabago ng kandidatura ni Digong. Ayun na nga. So, ang mga Duterte at ang mga Nograles ay magtatapat na. Kaya lang, wala silang pantapat kay ano eh. Wala silang pantapat kay Baste eh. Si Al-Ag yung pantapat nila eh. Ah.
Ay nako. Ayan na nga. O at least na-discuss natin yan bukas. Yung tungkol dyan sa matagal ng alitan ng mga ano, Grales at saka ng ano, ng mga Duterte, i-discuss natin yan bukas. Alas 4 na. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Oo, ang dilim-dilim naman dito. Ang pangit. Oh, ayan ha. Maraming salamat sa inyo ha. Sa lahat ng mga nag-like, nag-share. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga magagaling nating moderators. Oy, Sulay Woman, matulog ka na. Baka kaya kayo hindi tumatangkad. Puyat ka lagi. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay kayo.